ikaw lang ang gumagawa ng kahulugan ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng mga kilos mo at pinag-iisip mo, kailangang may matutunan ka sa iyong buhay upang mas madali kang makaabante. Itigil mo na rin ang pagsisi sa iba kung ikay nabibigo. What living life to the fullest looks like is up to you. Number 1, hanapin mo ang iyong sarili. Ibig sabihin na kilalanin mo ang iyong sarili at alamin mo ang iyong potensyal. Tandaan mo rin na huwag kang magmadali. Living your life to the fullest is a process that will take you your whole life to develop. Don't get frustrated if it takes you a while to learn some things or if you experience setbacks. Bahagi lang ito ng ating buhay. Number 2, maging tapat sa iyong sarili. Ang pagiging tapat ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. When we aren't honest with ourselves, we hold ourselves back from learning and growth. Kapag hindi tayo tapat sa iba, masisira natin ang pagtitiwala nila sa atin. But I know, sometimes we lie because we're jealous and want to hurt others. Sometimes we lie because we're afraid we will be hurt if we reveal the truth, or we're afraid of a confrontation. Minsan mahirap magpakatotoo, lalong-lalo na sa sarili natin. Pero ito ang paraan para gumaan ang ating buhay. Number 3, tanggapin mo ang iyong sarili. Aminin na natin, abalang-abala tayo sa kakatingin ng mga kulang sa atin, kung ano ang dapat baguhin sa atin. Spending all your time focused on what you don't like means that you aren't able to focus on your future. Make a conscious decision to learn to love yourself just as you are. Marami kang magagawa. May kakayahan ka. Focus on your strengths, not on your failure. Number 4, challenge negative self-talk. Negative self-talk and self-criticism don't help you become a better person or achieve your goals. Try self-kindness and self-compassion. Kung palagi mo nalang pinapansin ang mga ayaw mo sa sarili mo, baliktarin mo kagad ang iyong isipan. Kapag iniisip mong talunan ka, isipin mo na kailangan mo pang matuto upang manalo. Madali lang talagang tirahin ang ating sarili. Mga masasakit na salita na nabubuo sa ating isipan. Kung iniisip mong bobo ka, hindi ka lang preparado. Number 5, umabante ka pa. Huwag kang huminto sa paglalakbay. One of the reasons we become frustrated is that we expect things to stay the same. Life is full of change. Open yourself to the processes of change and growth and learn to adapt to the new situations and challenges that happen. Huwag kang huminto at maghintay na lang. Salubungin mo ang mga ulan at bagyo. Push yourself out of your comfort zone to perform at your best. The more you're willing to challenge yourself, the more comfortable you will become with new experiences. Alam kong nakakatakot sumalubong sa mga bagong bagay dahil natatakot tayong mabigo. Pero kung hindi mo itataya ang buo mong lakas, magsisisi ka sa huli. Getting out of your comfort zone occasionally can also help you develop the flexibility you need to deal with life's unexpected roadblocks. Start small and work your way up. Subukan mo ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Number 6, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nakasanayan na kasi natin na piliting gawin ang mga bagay kahit hindi naman natin kagustuhan. It can cause a lot of dissatisfaction and grief. Eliminating this from your life can help you live more fully. Halimbawa, gusto kong pumayat. Wait, gusto mo ba talagang pumayat? O ginusto mo lang dahil sinabihan ka palagi na mataba ka na? You see, you're doing it for yourself or you're doing it for others. Napipilitan ka lang. Set goals for yourself based on what is meaningful to you, not what others want for you or demand of you. Number 7, tanggapin mo ang kabiguan. Kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong buhay, sugaban mo ang mga pagkakataon.
go after what you want. But sometimes, these things don't go the way you'd hoped. Tanggapin mo ng buo ang kabiguan. Huwag kang magalit sa sarili mo. Accept that it's part of life. If you're afraid of taking a chance because it might not work out, you may miss out on opportunities. Number 8. Marami pang pagkakataon. Maging kontento ka sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na huminto ka na sa laban ng buhay. Be active and present in it. Always consider what you can learn from whatever situation you encounter. Focus on moving forward, not looking back. Number 9. Matuto kang magpasalamat. Ang pagpapasalamat ay hindi lang nararamdamang kasiyahan. Bahagi ito ng ating pagkatao. Saying thank you makes you happier and more positive. Saying thank you means you appreciate the little things you already have. Recognize daily the things you are grateful for. Let your family and friends or your partner know how grateful you are to have them. Your life will feel more fulfilling when you actively practice being grateful. Halos lahat kasi nakapokus na lang sa mga bagay na wala sa kanila. They ignore the beauty of life. Magpasalamat ka palagi kahit sa mga maliliit na bagay. Number 10. Tumawa ka. Laughter is the best medicine. But if you laugh without reason, you need medicine. Laughter is powerful that it can eliminate stress. Nakakahawa rin ang pagtawa. Kapag may tumawa sa harapan mo, matatawa ka na rin. Laughing together can create emotional and social bonds. Kaya mo bang hindi tumawa sa isang araw? Ano kaya ang mararamdaman mo sa katawan mo? Siyempre, manghihina ka. Number 11. Spend time with positive people. Believe it or not, we can catch emotions. If you spend a lot of time with people who are happy and positive, you're more likely to feel that way yourself. If you spend a lot of time with people who are focused on negativity, that will rub off on you as well. Kaya mamili ka sa mga taong sinasamahan mo. Hindi lang kaibigan na naghatid ng negatibo sa buhay. May mga pamilya rin toxic. May mga relatives din. Surround yourself with people who care for you, respect you and others, and enrich your life. Hindi naman natin sinasabi na sumama ka lang sa mga taong hindi ka pagagalitan sa mga kamalian mo. Doon ka sa mga taong itutuwid ka, hindi yung tatawanan ka lang. Number 12. Mahalin mo ang lahat. Hindi yung namimili ka lang. Be selfless in your attitude towards others. One of the biggest things that holds us back in our lives is our focus on the idea that we deserve certain things. This feeling can result in feelings of dissatisfaction and anger. Magmahal ka nang walang hinihintay na kapalit. Magmahal ka kahit nahihirapan ka. Hindi ibig sabihin na magpapaapa ka na lang sa iba. You can love and accept them and still recognize that they aren't good for you. Love is a powerful force in the universe. Why? Because God is love. Number 13. Matuto kang magpatawad. Patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo ang mga nananakit sa'yo. Forgiveness is good for your soul. Alam kong mahirap magpatawad, pero para ito sa kakatahimik ng iyong kaluluwa. Forgiveness can help you feel fulfilled and happy, even if the other person never acknowledges the wrongdoing. Hindi mo na kailangang sabihin sa mga tao na pinatawad mo na sila. Maramdaman mo ang kapatawaran sa puso mo. Madali lang kasi sabihin ang patawad, pero mahirap matanggap sa puso. Remember that you can only control your actions, not others. One of the reasons forgiveness is so hard is because it's entirely dependent on you. The other person may never acknowledge the wrongdoing. Forgive and let go. Holding on to your anger about the situation ultimately only hurts you. Learning to forgive will help you heal. Forgiving yourself is as important as forgiving others. When we dwell on things about our past lives,
or behavior that we regret, we can end up falling into an unproductive cycle of self-blame rather than using those experiences as tools to help us focus on becoming better people in the present. We need to forget certain situations in life which brought us negative emotions. Forgive them. Forgive yourself. Number 14. Matuto kang magbigay. Don't always take. Give. Giving will not only make you better as a person, but it will also help others. Helping others not only benefits them, but it also has physical health benefits for you. Hindi naman pera na lang ang pwede nating maibigay sa tao. Pwede rin naman ang ating kabutihan. Even small acts of everyday kindness can have a huge effect. Your kindness can inspire others to show generosity, and kindness in turn, which then inspires more and more people to do the same. Tanggapin mo ang lahat. Mga kamalian, mga kabutihan, mga pagbabago. Tanggapin mo ang iba't ibang tao. Treat others as you would like to be treated. Remember that you can learn something from every person you encounter. And the more diversity you embrace in your daily life, the more you realize that we're all human.